Oo, oh, ayun, ayun, ayun. Problema dito, walang headgear. Guys, ha? Hindi ba alam ni Captain Barbell na napaka-delikado niya itong boxing na to? Itong suntukan na to, napaka-delikado niya ito kasi pwede yan mamatay. Pwede yan makomatose. Hindi mo alam kasi yung utak yung tinatamaan dyan, pwedeng maalog. So ano ang ano mo? So ano ang intention mo? Gamitin mo lang talaga yung mga ginagamit mo lang talaga, no? Para may pang-content ka. So what's up sa inyo mga ka-OFW-ero, no? At dito dumako tayo sa pa-audition nitong si Captain Barbell, mga ka-OFW-ero. Yung merong isa na tumumba na talagang nawalan talaga ng malay dito, no, mga ka-OFW-ero. Siyempre bilang isang kaibigan ni Captain Barbell, tulad niya ng nangyari dito nga kay Ramoya at saka kay Idol Ton Escol. Siyempre bilang isang kaibigan, magbibigay din tayo ng advice. At siyempre meron din siyang mga kaibigan dito na nagbigay rin ng advice sa kanya. Hindi dapat masamain to, Captain Barbell, no. So isa nga rito si Haring Bangis at siyempre itong si Kevin the Great. Pero ito mga ka-OFW-ero, para lang kahit paano magkaroon ng kaunting kaalaman patungkol nga sa boxing itong si Captain Barbell sa pagpapa-audition nga daw, mga ka-OFW-ero. Ito, pakinggan natin si Haring Bangis. Let's G! Upo munang magsalita about dito sa patry out neto ni Kabakal, Captain Barbell. Ayan po, tiyan, grabe, sobrang delikado po ng ginagawa ni Captain Barbell kasi pinagsasabong niya po agad yung mga player, yung mga nagta-try out. Salpukan agad eh. Tapos, ang problema dito, walang headgear. Guys, ha? Hindi ba alam ni Captain Barbell na napaka-delikado niya itong boxing na to? Itong suntukan na to, napaka-delikado niya ito kasi pwede yan mamatay. Pwede yan makomatose. Hindi mo alam kasi yung utak yung tinatamaan dyan, pwedeng maalog. So, eto po ha, mapapayo ko dito kay Captain Barbell. Tigil niya yung ganyang try out. Delikado yan. Oo, itigil niya yan kasi hindi lang basta delikado, pwede pa siyang mademanda nito. Kaya nga po ako mismo, hindi ko po muna sila pinagsasalpukan. Kasi hindi po ganun ng tryout, hindi po pwedeng suntukan agad. Kaya ikaw Captain Barbell, naku po, delikado ka dyan, pwede kang mademanda dyan. At saka pag nasilip ka ng ano, ng gab, alam nyo ba yung gab sa sports? Kasi may ganyan tayong samahan eh. Pag ikaw ay putya, delikado ka talaga dyan, pwede kang mademanda nyan. Oo. Pero ako, para sa akin, dapat makulong to si Captain Barbell kasi delikado to, pinagkakakitaan niya yung mga player. Ito, panoorin natin yung konting clip ha. Ayan o. Delikado yan eh. Ayan o, parang ayaw niya eh. Ayun. Putyan, di ba? Putyan, napaka-delikado nun. Captain Barbell, alam mo ba yun? Pwedeng mamatay yun. Kaya hindi naman professional yung mga yan eh. Di ba? Delikado yan, Captain Barbell ha. So, hindi po natin gagawin yung ganito. Magpapatry out po tayo. Meron din pong ganito, pero sobrang safety po ha. Safe talaga. Like may headgear, ganon, tapos may mouthpiece, kumpleto po talaga. Siyempre, tapos pantay, dapat yung gloves nila, dapat ganon. Ito yung unang-unang nagustuhan ko dito kay Haring Bangis, ano, mga ka-OFW-ero, na nagkaroon siya ng concern dito sa mga manlalaro dito sa boxing, mga ka-OFW-ero, dito nga sa patryout nitong si Captain Barbell, ano, na kailangan nga naman talaga na merong headgear, merong mouthpiece, kahit na anong klaseng safety. Yan ang unang-unang dapat na ibigay niya sa mga player bago mag-umpisa ang laro, mga ka-OFW-ero. Alam nyo naman, noong una pa lang kay Boy Ungas, yan yung lagi nating sinasuggest. Nakita nyo naman, nasa ring na yan, malambot yung kanilang ginagalawan. Pero hindi pa rin talaga natin inaasahan yung mga ganitong klaseng bagay. Pero sabi nga daw rito ni Captain Barbell, okay naman na daw yung napuruhan nga dito at nakita nyo naman yung pagbagsakit talagang dito tinamaan ay talagang pwedeng maalog talaga ang utak ng tao na yan. Dapat yan, Captain Barbell, yung magiging opinion ko rito, dapat yan, puntahan mo na yung tao na yan kung talagang meron kang pakialam. Ipasitiskan mo na yan kaysa lumala pa yan. Yan ang talagang dapat mong gawin dyan, Captain Barbell, na sabihin mo na hindi mo sagutin. Sagutin mo pa rin yan dahil ikaw nagpa-tryout yan. Unang-una, yung gym na pinag-tryout nyo, masasangkot din yan. At ito, pakinggan natin yung sinasabi dito ni Kevin the Great, mga ka-OFW-ero. Tugas kamay na at ipaa, Captain Barbell.
Tapos sa kagaguan mo, dinamay mo pa pati ano, pati yung gym. Si Captain Barbell nag-vlog this anong pagkatapos ng ano, pagkatapos ng knockout. Sabi niya doon na yung event daw niya, I know, hindi daw yun event. Ano lang daw yun ang tawag dito. Kumbaga, pumunta lang daw sila sa gym. Yung mga nag-audition. So, nagbayad daw sila. Ito yung una kong napansin dito, no, mga ka-OFW Bihero. At nireview ko rin yung sinabi dito ni Kabakal na huminto na nga daw siya sa ganitong klaseng pa-tryout, no, mga ka-OFW Bihero. Pinapauna ko na sa inyo. Hininto niya na talaga yan. At ito nga, dun sa video na nilabas ni Kabakal, hindi nga daw niya kayang i-afford yung ganitong klaseng mga gastusin dito sa loob ng gym. Kaya ang ginawa daw nila is kanya-kanya silang bayad dito, KKB nga daw, mga ka-OFW Bihero. Pero ang alam ko rito, mga ka-OFW Bihero, kung ako magpapatryout, alam ko dapat sagutin ko yung mga gastusin ng mga nagtatryout sa akin. Kasi itong mga taon to, kailangan ko to sa ating malalapit na event dito nga sa Battle of the YouTuber. Kaya hindi ko sila kailangan pag-asusin pagka ako yung magpapatryout. Hindi ko lang alam sa sitwasyon niya Kabakal kung bakit pinagbayad niya nga yung mga nagtatryout dito, mga ka-OFW Bihero. So bigyan nyo lang ako ng comment dyan, pag-usapan natin yan. So ito, tuloy pa natin. At ayun na nga mga tol, ito naguhugas siya kasi hindi daw niya alam yung about sa boxing. So, bakit ka nagpa-audition? Kung hindi mo pala alam yung ano, yung katakaran sa boxing. So, ano ang ano mo? So, ano ang intention mo? Gamitin mo lang talaga yung mga ginagamit mo lang talaga, no? Para may pang-content ka. Hindi mo iniisip yung kung anong mangyayari sa kanila, 'di ba? At ito pa ang masaklap mga tol. Dinamay niya yung babanggatin ko na dito yung Ilorde Boxing Gym. Kaya ang nasabi kong dinamay nila kasi ganito daw pagdating daw ng sparring is yung mga coaches daw, yung gym daw yung nagbigay ng gloves. No? Kasi wala daw ang dalang gloves yung mga nagpa-audition. 'Di ba? Ano? Naku. Kung kumuha ka ng mga coaches diyan, kung mga boksingero talaga. Ito Captain Barbell, hindi yan magbibigay ng ano. Hindi yan magbibigay ng 10 ounce, 'di ba? Hindi yan magbibigay ng 10 ounce mga tol kasi alam nila alam nila na madidiskrasya yung ano yung boxer ay yung mga lalaro or nag-audition. Grabe yung binitawan dito ni Kevin the Great, ano, mga ka-OFW Bihero. Kung mapapanood nyo yung full video niyan, syempre ilalagay ko rito yung description ni Haring Bangis at saka ni Kevin the Great dito sa ating description. Yung link ilalagay ko dyan para pag-click nyo, nandyan yung full video, mga ka-OFW Bihero, no? Patungkal nga dito sa binanggit ni Kevin the Great na ginamit nga lang daw niya itong mga naglaro dito for content, ano, mga ka-OFW Bihero, no? Pero mga ka-OFW Bihero, sa totoo lang, itong mga player na to na baguhan talaga to na hindi pa talaga totally nakakatungtong dito nga sa ibabaw ng ring. Eh talagang mga first time pa lang siguro itong mga to, mga ka-OFW Bihero, or ang mga laro dito, mga street fight lang, mga yung dito lang sa tabi-tabi lang, mga ka-OFW Bihero, meron silang kaalaman dito sa boxing pero hindi naman lahat ganun, no. Yun ang napapansin ko dito sa mga naglalaro dito. Siyempre, kagustuhan nila na mapabilang dito sa The Battle of the YouTuber kaya sila sumasama dito nga sa mga patryout dito katulad ni Kabakal, mga ka-OFW Bihero. Lahat naman ng mga small YouTuber karamihan talaga naghahangad na makatungtong sa Battle of the YouTuber. Pero yun nga, ano, Kabakal, ito, learned lesson sa ito. Ayaw na namin na mapunta ka pa sa kung anong klaseng gantong klaseng sitwasyon. Ang pinakamabuting gawin mo rito is ipasitiskan mo na yung bata na yan para kahit paano magkaroon na ng paunang lunas habang hindi pa tumatagal. Kung kailan tumagal at saka pa nagkaroon ng problema, yan ang mahirap dyan. At dito nga nabanggit ni Kevin the Great kung bakit nadama itong gym dahil nga sa about sa pagbigay ng gloves, ano,
ng isang coaches dito na nagtatrabaho dito sa Ilorde, no, eh talagang dawit talaga dito yun, mga ko-WBero, yung kumpanya, itong gym na to na Ilorde nga, na binanggit nitong si Kevin the Great, ano. Pero sana maging okay ang lahat, at alam naman natin okay na yung tao, pero syempre for security lang kailangan maipa-check up nila yon, at kung meron mang konting problema mabigyan na nila ng paunang lunas yan, at hindi natin alam, di ba? So hanggang dito lang, mga ko-WBero, saludo ko sa mga ginagawa mo, Captain na Barbell. Sana lahat ng ito ay talaga naman na learn lesson sa ito, na sa susunod alam mo na yung gagawin mo. So paano, hanggang dito lang, ko-WBero, peace out, salute.